Ang malaking hamon ng ilang Filipino fans dito sa ating kababayan na si Kai Sotto at itong isang player mula sa PBA na laman ngayon ng iba't ibang balita matapos maging usap-usapan last year na maglalaro nga raw sa ibang bansa. Yan, matapos mag-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating official Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo bang isa ang 1xBet sa mga leading betting company sa buong mundo? Kaya naman huwag nang magdalawang isip pa at tumalpak na. Last year nga mga bolero, malamang ay nabalitaan mo naman siguro itong usap-usapan patungkol nga sa ilang Filipino players sa ating bansa na posibleng nga raw lumaro sa Liga ng mga Hapon. Pinaka naging matunog nga rito ay yung patungkol sa pagkuha ng ilang bilig teams dito sa 6'9 center ng Barangay Ginebra na si Japet Aguilar. Kung saan mas naging maugong to, matapos maglabas ng tatlong artikulo ang spin.ph last December na mismong galing nga rito sa isa sa mga trusted sports personality sa bansa na si Sir Homer Saison. Kung saan dyan, unang pinag-usapan ni Saison na oras ng araw para mamili sa dalawang liga itong si Japet. Pangalawa naman ay yung isa sa mga legal na aksyon na pwedeng gawin ni Aguilar kung talagang nanaisin itong lumaro sa ibang bansa. Panghuli ay yung pagkumpirma niya dito sa mga usap-usapan patungkol nga sa 2 milyong piso kada buwan na posibleng sahurin ni Japet sa Liga ng mga Hapon. Pero isang buwan matapos tong ilabas ni Saison, hanggang ngayon ay wala pa nga ring update patungkol dito mga bolero. Ganon din para dito sa nakasama niyang player sa isang artikulo na si Ian Sanggalang na sinasabi rin ng ilan na nasa radar din daw ng ilang Japanese teams. Subalit para nga dito sa isang basketbolista mula rin sa Barangay Ginebra na si Stan Hardinger na pawang alam nating naging laman din ng iba't ibang balita patungkol sa pagkakaroon ng interes ng ilang bilig teams sa kanya, kahapon nga mga bolero, January 5, opisyal lang naglabas ng balita ang Gen Kings patungkol nga rito sa kanilang pag-renew ng 3 taong kontrata sa nasabing basketbolista. Kaya naman ngayon, si Ian Sanggalang at Japet Aguilar, kabilang na rin ang ilang PBA players sa mga inaantay na lamang natin kung ipagpapatuloy ba nila ang kanilang karera sa PBA o kanila nga itong puputulin upang maglaro sa Liga ng mga Hapon. Samantala sa kabilang banda, ang malaking hamon ngayon para dito sa ating kababayan na si Kai Sotto. Kung saan tanda nyo naman marahil mga bolero na sa first regular season game nga ni Kai sa NBL, di kagandahan ang numerong binitawan nito sa kanyang koponan, especially pagdating dito sa opensa, matapos lamang itong kumanan ng 1 puntos on that game. Kaya naman ngayon, siguradong marami sa atin ang umaasa na sa magiging laban nga nila sa January 12, makakabawi na itong si Kai Sotto. Lalo na mga bolero, simula nga nang gumawa ng history sa NBA itong dating player ng 36ers na si Josh Giddey, iba't ibang komento nga ang natanggap ni Kai mula sa mga Filipino fans, kung saan may ibang mga positibong komento at meron din namang mga negatibo. Kaya naman sabay-sabay lamang tayong tumutok dito sa mga magiging laban pa ng kanyang koponan na Adelaide 36ers ngayong season. So yun lamang para sa ating video for today mga bolero. Nawa ay nagustuhan mo. Thank you for watching. Bye-bye!